Magandang umaga mga ka-YouTube at kasama ko mga mekaniko dyan at mga operator na gumagamit ng ganitong forklift. Ito ang aking ginagawa ngayon. Pasensya na, di ko na videohan kung paano ko kinabit. Pero ito, binaba ko yun dati. Itong mas niya dahil naputol yung tornilyo dito sa loob. Ito ang kadalasang problema ng mga ito. Kung makikita nyo dito, yan o may tornilyo dyan. Napakahirap tanggalin at napakahirap ibalik dahil napakasikip. Walang space na mas lalo yung isa dito. Mahirap. Ito yung naging problema niya. Yan o, kung makikita nyo po yun, may tornilyo dun sa baba, yun, inilawan ko yun. Yan o, ang hirap dukutin yan dahil maraming sagabal. At yan nga po, yung tools din mahirap ipasok dun sa kabila. Yan yung isa. So ito ang kadalasan na problema ng ganitong forklift na may encounter ko dito sa forklift na Yale na ito. Napakagandang gamitin sa mga operator. Paborito nilang gamitin ito. Pero ang problema nito, ito talaga mahirap kasi lagyan din ng grasa. At saka siyempre yan ang palaging gumagalaw, yung part na yan. Yan ang nauunang nasisira. So ito ang ginagawa ko ngayon. Mahirap kasi may kasama akong Saudi dito, pero mahirap din siyang yung patulungin mo dahil isa pa, kagagaling lang niya sa operasyon, tapos hindi rin siya marunong magkamit ng forklift. Yung ginamit namin na pinangkabit yung forklift dahil meron kaming isang doon, yung tinataas sa may main workshop. Kaya lang maraming mga magagaling doon na pagka nagtatrabaho ka, pinapakialaman. So ayaw kong dalhin doon. Mas gusto ko yung dito lang ako sa workshop. Maraming pakialam, meron na kahit akala mo magaling sila, kahit na hindi naman nila alam. Pinili kong dito ko na lang ibalik ulit kasi dito ko siya binaba. So ito lang ang ginamit namin pinangtaas. Ito. So risky siya, medyo mahirap talaga. Nag-request kasi ako ng dito yung parang boom na nakasabit lang sa taas sana na i-slide mo lang. Katulad dun sa main workshop namin. Wala pa, hindi naman nila pinapagawa. So ito ang aking itutuloy ngayon na gagawin. Yan ito. Kapag ito ang sa mga gumagamit po nito, maiging palaging grasahan siya dahil ito talaga ang bumibigay sa palagi sang gumagalaw. At para maiwasan yung pagkaputol, kailangan chine-check ito. Ito yung tornilyo niya. Yan o. Ito. Naputol yung isang ganito. Tapos yung mga bushing din niya, wala na. Aluwag na. Yung mga ibang na palitan ko, ganun din ang kaso. So ganyan lang ang dito. Kailangan isabit itong itong mas niya. Mabigat din ito. Saka i-shoot dito pagkalagay. Pagkatanggal, ganun din. May mga lock lang ito. Ito, yan o. Lock siya dyan. Ay, ito yung sa may tilt niya. Ito, tanggalin lang yan. Ang ginawa ko dati, hindi ko na tinatanggal yung andito sa harap, pero mas mahirap pag initanggal. Yan nga, ang ginawa ko, tinanggal ko ito. Yan, andyan siya o. Yan, yung load backrest extension niya. Pero siyempre kailangan tanggalin itong mga hose na yan. Yan yung isang hose na yan na malaki doon. Tapos yung hose na ito sa may side shift. Itong dalawa na to. Para mas magaan. Ay, mas madaling buksan. Saka isabit ito, itong mas niya. Yan. At yan kailangan itali din yun yung nasa dulo niya. Kasi pag hindi mo itali,
bababa itong isa na ito. Ito. O ganyan po ang pag ano niyan. Kailangan dapat nakatali. Pwede yung dito nakatali yung dalawa na ito. Or doon ang tinatali ko doon sa may taas. Yan. Para hindi sila maghiwalay. At mahirapan. Isa pang na-discovery ko, nalugan yung mga ito, yung mga tornilyo sa may motor, sa may traction motor. At dito sa may taas, yung mga snap ring nung umahawak nito. Natanggal yung isa. Ito, yun, yun. Pinalitan ko. So, ganun lang ang ano nito. Ganito talaga ang trabaho sa clip na ito. Yan lang siya. So, salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.